Hello guys! So for today's cake is gagawa tayo ng worth of 10,000 money pulling cake! Wow! Ayun! Mapapasana all ka talaga! And ang in-order ng ating client is chocolate moist cake and ang theme ng ating cake for today's video is sabong theme cake! Ayan! May pansabong si tatay! So nilagay ko lang ang bawat pera sa plastic na pang money cake. Ayan, tapos ginupit ko lang yung dulo ng plastic kasi masyado siya mahaba. And then ibinugsong ko lang yung kasunod na pera. So pinandikit ko dyan is scotch tape. So magkabila is didikitan natin para sure na hindi mahuhulog ang ating pera. And para sure din na hindi mapipigtas ang ating plastic kapag siya ay hinigit na. So, sa pagdudugsong-dugsong ng pera is kinakailangan na magkakasunod ang value ng pera. And of course, ang pinakahuli or ang pinakandulo is yung pinakamalaking value ng pera. So, nasa huli is yung 1,000. Kung bago ka pala sa aking page, kindly follow my page and hit the notification bell for more videos. So, bound to maniwaya itong ating cake. Dadalhin siya sa isla ng maniwaya and dito sa milky straw ko siya iroll yung pera. And ayan guys, tapos ko na siyang i-roll and then ilalagay na natin siya sa cake. So nagsukat lang ako dito and then hinati ko lang yung cake na binatasan ko yung cake gamit yung ating kutsilyo. So naayon yun sa laki ng pera. So kailangan medyo maluwag ng konti para smooth siyang hilahin kapag hinila na ng ating birthday celebrant. And ayan yung chocolate moist cake is sobrang sellant talaga and natatakot talaga akong gumawa dito ng money cake. So ang ginawa ko na lang is niluto ko siya in advance and then nilagay ko siya sa ref ng whole night. And then ayan guys, binutasan ko na siya and ilalagay na natin itong ating pera at gumamit ako ng balloon stick para ishoot doon yung ating milk tea straw para magroll na maganda yung ating pera kapag hinila na siya. So masalan po talaga ang chocolate moist cake pagdating sa mga ganitong money cake. So advice ko lang talaga na kung sa chocolate moist cake kayo maglalagay ng pera is kinakailangan na iset nyo muna yung inyong cake sa ref for the whole night para medyo matigas siya and para hindi siya mabaak kasi kapag malambot is nababaak talaga yung cake. And so guys, yung hinati o tinanggal natin cake kanina is binawasan lang natin tapos itinakip ulit natin siya doon sa butas ng sakto lang and naglagay tayo ng milk straw as a dowel kasi hindi pwedeng wala dahil masyadong mabigat itong ating chocolate moist cake. Tapos, sa isla siya ng maniwaya dadalhin. So, para secure, is kinakailangan natin ng dowel para sure na hindi mag-i-slide ang ating cake. And magka-cram coat na tayo guys. And hindi na ako nag-gloves kanina habang nilalagay yung pera. Kasi para sure and safe, kasi baka mamaya is mabihaw lang ako. And then, masira itong ating cake. So, ayan, naghugas na lang muna ako ng kamay and then mamaya sa pag-final frosting, mag-gloves tayo. And ayan guys, nakapag-cram coat na tayo and then iseset muna natin siya sa ating refrigerator for 15 minutes. And ayan, tapos na nga. So magpa-final frosting na tayo at dahil sabong team cake ang ating team is magkukulay lang tayo or magpa-frosting lang tayo ng plain color white and maglalagay lang tayo ng damo doon sa ibabaw at sa gilid mamaya. And so, for today's video's fascinating facts is all about chicken. So, alam nyo ba guys na ang chicken ay isang omnivores? So, kasi alam nyo ang sabi is, pinaniniwalaan ng karamihan na vegetarian ang mga manok. Kasi, usually, ang kinakain lang nila is yung mga grains or bigas, palay, and damo na nakikita natin silang ganun lang ang kinakain. Pero hindi natin alam na kumakain din sila ng mga hayop just like lizard. So kapag sinabi nating omnivores, ito yung may ability to eat and survive on both plant and animal. So nakaka-survive ang chicken, hindi lang dahil sa pagkain ng mga bigas at mga palay, kundi dahil na rin sa mga hayop. So egg color is determined by genetics. So 'di ba, may iba't ibang kulay ang
itlog ng manok. So, merong brown, merong white, and meron pa nga daw blue, pero hindi pa ako nakakakita nun. So, pag sinabi natin genetics, ito yung certain qualities or traits are passed from parents to offspring. Kapag sinabing offspring, ito yung anak. So, katulad na lang sa ating mga tao, kunwari, yung pagiging maputi ng nanay is naipasa doon sa kanyang anak. So, yun yung tinatawag nating genetics. Another example is kunwari, yung tatay is color blue ang mata. And then, nung nagkaanak is ganun din yung kulay ng kanyang mata. So, yun po yung ibig sabihin ng genetics. Ibig sabihin is napapasa ang isang katangian ng magulang sa kanyang magiging anak. So, kapag chickens lay white eggs, ang tawag doon is leghorn chickens ang nanganak. So, kapag naman brown eggs ang pinanganak, ang tawag naman doon is Orpingtons chickens ang nag-anak ng brown na itlog. At alam nyo rin ba na there are more 25 billion chickens in the world? See? Can't you imagine? Sobrang laki pala ng population ng chicken dito sa Earth. Pero syempre, hindi naman mag-i-stock sa 25 billion chickens lang naman. Kasi katulad ng population ng tao is every year, nagkakameron ng panibagong chicken and nagbabago rin ang bilang ng population ng chicken. Also, chickens can fly and run fast. And totoo talaga yan kasi kung ikaw may alaga kang manok tapos huhulihin mo sila, aba, talagang sobra namang bilis nilang tumakbo or talagang lumilipad sila para lang hindi sila mahuli ng kanilang amo. And ganyan guys, ito yung ginagamit kong decorating tip para sa paggagawa ng damo. So, naglagay lang tayo ng damo dito sa ibabaw ng ating cake and dito sa gilid mamaya. Alam niyo rin ba ang pinaka nakakatuwang facts pa about chicken is they can recognize 100 faces. Unlike sa people, kunwari nakakakilala ka nga sa una, marami ka nakakasalamuhang ibang tao, pero pagdating ng ilang araw o ilang linggo, buwan o taon pa man yan, makakalimutan mo kung ano yung mukha nila o kung sino nga ba talaga sila, 'di ba? Totoo naman talaga yan eh. Pero alam niyo guys, chicken is the best for me. Lalo-lalo na kapag fried and adobo ang luto ng chicken. Aba, talagang tiklaob ang kaldero sa iyo. Surely na talaga mapapasarap ang kain mo. Ayun guys, medyo napapasobra naman tayo sa pag-share ng mga facts. Masyado na tayong makwento. And ayan, ang kulay ng ating damo is of course kulay green. Ang pinaghalo ko lamang na food color is leaf green and yung forest green. Kaya medyo dark yung pagka-green niya. Kasi kapag leaf green is medyo light siya and hindi na ako nagagandahan sa kulay niya kapag ginagawa ko siyang damo. Ayun guys, ito ay bound to maniwaya. And talaga namang sobrang ganda sa maniwaya guys. Talagang recommended siya as a tourist spot dito sa Marinduque. Lalo-lalo na ang kanilang tinatawag na Palad Sandbar. So visit niyo na siya guys and hopefully talaga makapag island hopping ako dito para naman ma-share ko sa inyo yung ganda ng maniwaya. At dahil sabong itong ating cake, share ko lang guys, merong nausong kanta dito about sa manok na pula. So it is all about pagsasabong, which is parang natalo yata yun and then kinagalitan siya ng kanyang asawa. Ari pala yun na, teka taking akantahin o. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nang aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan. Nagsimula sa salpukan, manok na pula. Agad tinamaan, nagaywang-gaywa, sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan ang perang hulog sa Palawan.
tinalo ko sa sabunan. Yehey! At ayan na nga guys, ang ating sabong thin cake with worth of 10,000 pesos cash inside. Happy, happy birthday po! More blessings to come. I hope you enjoy your day po! At ito nga guys, ang video ni Tatay Ramil habang kanyang hinihila ang worth of 10,000 cash inside the cake. Nasa tabi yata yun! Nasa tabi! Talaga napakasaya nga naman dahil may pahalik pa ang kanyang asawa. Salamat po sa nag-order ng ating cake. And of course, thank you so much guys for watching. And see you on my next vlog. Bye!